gustong mag-unwind pero ayaw guminik, pwedeng tumambay sa mga board game cafe gaya nito. At kung gusto ng kakaibang challenge, bakit hindi subukan ang Challenge 21? Board game ito na 2 taong binuo ng isang Pilipino. Itong Challenge 21 ay educational strategy board game. Ito po ay laro na pwedeng laruin ng lolo, anak at apo. 2 hanggang 4 na players ang pwede maglaro nito. May mga pattern lang na kailangan buuin na may katumbas na mga puntos. Ang unang maka 21 points at nag-deal ang panalo. Ang patterns na bubuuin, inspired daw sa kinalakihan ni Leonardo. Inspiration ko po sa game na ito ay yung bata pa ako na ako ay mahilig maglaro sa farm. 2 points ang papillon na hugis butterfly, pati ang saranggola. 3 points naman ang pot at 8 points kapag nabuo ang box. Meron ding nakapattern na shark teeth, flags at paglipad ng ibon. May inspirasyon rin ng ibang board game ang Challenge 21. Kagaya ng tic-tac-toe para mag-block ng kalaban. Scrabble para sa pagbuo ng patterns. At pag-strategize gaya ng chess. Ang Challenge 21, ginawa na ring tournament sa isang universidad sa General Santos City. Tumanggap na rin ito ng iba't ibang pagkilala sa loob at labas ng bansa. Layunin daw ng board game na ito na paglapitin ang mga pamilya at magkakaibigan. Na yung mga kabataan sa ngayon, nasa kanya-kanyang corners, pati mag-asawa nasa kanya-kanyang corners, nawala na yung family bonding. Ang paglalaro kasi ng board game, napatunayang may social benefit. Napopromote natin yung cohesiveness, barkadahan, magandang samahan sa lipunan. Dahil madali lang matutunan at laruin, kumasa rin sa hamon ng Challenge 21 ang 3 magkakaibigan. Nung una, nangangapa pa. Pero sa huli, kanya-kanya ng strategy para manalo. Nung una namin nalaro, medyo confused kami, ganyan. Tapos nung nalaro na gets na namin paano laruin, lumabas na yung pagka-competitive namin. Actually, tanong. Very challenging in a way. Then, kailangan talaga ng utak. Tsaka na-challenge din yung math abilities nyo. Ang board game na Proudly Pinoy, pwedeng-pwede na rin makipagsabayan sa kinalakihan nating mga board games. Dito na e-ehersisyo na ang isip, instant bonding pa sa mga kaibigan at pamilya. Sandra Aguinaldo, GMA News.